Mega Mega Love, shoutout mga kamamig sa lahat po ng ating mga viewers sa Sulok ng Mundo. Ito po si Nia's Vlog and welcome to my YouTube channel. So, ngayong araw po is magbibigay po ako ng reaction doon sa isang buzzers na nagpabitag po kay Ballpoint Man. Ayan. So, habang nanonood ako ng mga iba't ibang reaction, parang hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko din. Parang natatawa ako, na naiinis ako, na naaawa ako, na hindi ko po alam kung ano talaga yung aking nararamdaman. Mixed emotions po yung nararamdaman ko. So, unang-una po, may kasabihan po tayo na kung ayaw mong gawin sa kapwa mo, kung ayaw mong gawin sa sarili mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Dahil, pag meron po tayong ginawang hindi maganda sa kapwa natin, 101% babalik po yan sa atin. Minsan doble, triple pa. Di po ba? So, ito po yung nangyayari. Itong si Buzzers, binabas niya si Bunso Mix Milino. Pero hindi niya iniisip na marami pong defender si Bunso Mix Milino. So, ang iniisip niya is basta makapang-bust lang siya, okay na sa kanya. Sabagay, ano po niya yun? Freedom of speech pa niya yun? Opinion pa niya yun? Opinion po niya yun kung ano yung kanyang pananaw, kung ano po yung kanyang nararamdaman tungkol kay Bunso Mix Milino. Wala pong question dyan, at saka hindi rin po magre-react si Bunso Mix Milino. Kaya nga po siguro niya nasabi yon, kasi alam naman niyang wala naman siyang makukuhang rest back or feedback kay Bunso Mix Milino. Pero ang nakakalimutan po kasi niya na marami pong defender si Bunso Mix Milino, at number one po dyan si Ballpoint Man. Ayan po. Gigisahin ka, lilitsunin ka talaga pag si Ballpoint Man yung magiging kalaban mo. So, doon, dahil po defender si Ballpoint Man, syempre, i-defend niya si Bunso Mix Milino, at saka wala pong takot si Ballpoint Man na kung ano yung sasabihin niya. So, siguro, binalikan niya itong buzzer na to, kung ano yung mga sinasabi ni Ballpoint Man doon, na ano yon, na kumbaga natamaan yung ego ni Buzzers. Ayan, nasaktan daw siya. Ayan, pero hindi naman siya nasaktan nung siya yung nambabas, di po ba? So, ito yung nangyari. Hindi niya matanggap kung ano yung mga sinasabi ni Ballpoint Man sa kanya. Hindi ko sure eh. Kung kasi nung napanood ko yung bitag, yung interview ni Sir Tolfo doon sa nagpabitag, si Alona, sino bang name noon? Ano siya eh, parang hindi siya yung mismo ang nagreklamo eh, kasi the way na magsalita siya, parang hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Kasi kung talagang ikaw yung complainant, ikaw yung masama ang loob, ikaw yung nasaktan, dapat consistent ka kung ano yung sasabihin mo, consistent ka kung ano yung irereklamo mo, consistent ka kung ano ba talaga yung gusto mong isabihin doon sa taong sinumbungan mo, 'di ba? Nagsumbong siya eh. Pero the way kasi na magsalita siya, parang hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Putol-putol yung pananalita niya, na akala mo parang mayroon siyang binabasa or mayroon siyang hinihintay na magdikta sa kanya kung ano yung sasabihin niya. At saka yung ano niya eh, mararamdaman mo eh, yung emotion niya, yung feeling niya, the way na magsalita siya, parang hindi, kumbaga hindi magano eh, hindi swak eh. Kumbaga parang walang ka-feeling, parang walang ka-emotions, parang wala nga akong mararamdaman na nasaktan siya. Kasi hindi niya alam kung ano talaga yung punto. Hindi niya alam kung ano ba talaga yung gusto niyang sabihin. Para siyang isang bata na nagsusumbong na kinuha na ng isang candy. So, parang ako yung nahiya. Kasi, di ba, bitag yon, napakalaking, di ba, napakalaking programa yon para sayangin mo yung oras. Wala kang buong kwento kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari, 'di ba? Parang ako yung nahiya, ako yung
anong tawag dito? Basta hindi ko alam, sabi ko nga hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko, matawa ako, mainis ako, maawa ako, or ano yung sasabihin ko. Kasi parang pinaglaruan niya si Sir Bentolfo, kasi wala naman siyang concrete na sasabihin, wala siyang konkreto na problema na may hahain. Kumbaga parang ano lang siya, parang nagsumbong lang siya na inagawa ng Candy. So parang nakakahiya, ayan po. So hindi ko alam kung siya ba talaga ang may gustong magsumbong or siya ba talaga yung may plano na magsumbong, kasi parang wala sa feeling, wala sa ano niya eh, wala sa emotion niya yan na talagang agrabyado siya dun sa sinabi ni Ballpoint Man, di ba? So next time sa mga buzzers diyan, kung hindi niyo kayang paninindigan yung pagiging buzzers niyo, wag na kayo magbas. 'Di ba? Suportahan niyo na lang si Bonso Mix Molino. Kung hindi niyo kayang paninindigan yung mga sinasabi ninyo, huwag kayo magsalita, 'di ba? Kumbaga isipin muna natin kung ano yung lalabas sa bibig natin, kung kaya ba nating paninindigan, kung kaya ba nating panghahawakan yung mga pinagsasabi natin, 'di ba? 'Di ba? Hindi ko alam kung nagsumbong ka lang doon for popularism, or hindi ko alam kung nagsumbong ka lang doon dahil gusto mo lang makilala, sumikat, ayan. So, ayan, parang ako yung nahiya kasi parang sinayang mo yung oras ng isang TV station na wala man lang silang napala or wala man silang action na ginawa. Kasi nga useless, di ba? Sabi nga ni Bentolfo, kung may mali man si Ballpoint Man doon sa sinabi niya, kung may violation man siya, si YouTube na ang bahalang magbigay ng action doon, di po ba? Kung ayaw mong ano, kung ayaw mong mamura, kung ayaw mong magsabihan ng hindi magandang salita, huwag ka rin magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, kasi babalik din sa iyo kung ano yung pinagsasabi mo. Magalit ka kay Ballpoint Man, defender yon, ano lang talagang trabaho niya yon na dependehan si Bonso Mix Molino, live defender siya ni Mix Molino. So ayan, lesson learned sa mga buzzers diyan, nga kayo, ayan. Kung hindi nyo kayang panindigan maging buzzers, huwag kayong maging buzzers, huwag na kayong magsalita sa social media, ayan. Kung meron ba kayong mga meron ba kayong mga hindi nagustuhan, meron ba kayong ayaw kay Bonso Mix Molino, tago nyo na lang yan sa sarili nyo, kasi karapatan nyo yan. Karapatan nyo yan kung ano yung gusto niyo, kung ano yung choices nyo yan, kung ano yung gusto nyo sa buhay. Pero daanin mo sa social media tapos hindi mo mapangangatawanan, hindi mo kayang panindigan, ikaw rin yung nagiging kahiyahiya at nagiging kawawa. So, ayan po, parang ako yung ano, parang ako yung nahiya doon sa ginawa ni Buzzers ni Alona na to. Parang naawa din ako sa kanya, kapwa OFW ko yan. Ay, alam ko kung ano yung pakiramdam bilang isang OFW, ayan po. Pero ayan, ilagay natin sa lugar kung saan lang tayo banda, ayan po. Sana, ayan, at least ikaw yung nagiging modelo ng mga lahat ng buzzers na isip-isip mo na bago gumawa ng mga bagay-bagay na hindi mo naman pala kaya, 'di ba? Panindigan sa bandang huli. So, ito po si Nihai's Vlog. Ayan po yung aking masasabi. Hindi ko alam kung basta hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Basta galit, inis, hiya, or naawa. Ayan po. So, magandang araw po sa lahat, and God bless everyone. Happy-happy lang, and bye-bye.